Nakatulala sa lupa si Artemis habang habol ang hininga. Ngayon lang niya naramdaman ang paghapdi ng balikat, hita at likuran matapos niyang patumbahin ang dalawang lalaki sa masikip na eskinita ng tundo. Muntik na kasi ng mga itong mapagtripan ang isang babae. Yan ang bagay sa inyo. Mga sali kayo ng lipunan. Asik niya at inambahan pang tadyakan ng mga ito kung hindi lang may narinig na kalusko sa malayong kanan kaya napalingon siya. Nang walang makita ay tinuloy niya ang ginawa at napaigik naman ang mga ito. Sandali pa ay narinig niya ang babaeng tumawag sa kanyang likuran. Mamaya mo na sila saktan. Tulungan mo muna ako rito, miss. Agad siyang lumingon at tinakbo ang babaeng nakasabit pa rin ngayon sa bakal sa isang under construction na poso. Nahulog kasi ito kanina sa sobrang pagtakbo sa mga adik. Pasensya na ha. Iabot mo yung kamay mo sa akin. Bilis! Saad niya sa babae at iginawad ang buong lakas, maiangat lamang ito. Mabuti na lang at hindi kalaliman ng poso. At payat ang babae kaya hindi siya nahirapan. Ang problema lang ay kung bumigay ang bakal ay tiyak na lalamunin ito ng putik at mga basura na iniwan ng baha noong nakaraan. Okay ka lang ba? Tanong niya rito sabay pagpag ng kamay. Kaidaran lang niya ang babae ngunit mas pitit ito kesa sa kanya. Maraming salamat sa pagtulong sa akin ha. Kung hindi ka dumating, baka kung ano nang ginawa sa akin ng mga lalaking yan. Anito sabay sulyap sa mga baldadong adik sa likuran nito. Walang ano man yun. Basta sa susunod, huwag ka nang dumaan dito dahil kuta ito ng mga adik dito sa tondo. Paalala niya. Pasensya na, nagmamadali kasi talaga ako kanina eh. May magagawa ba ako para maibalik ang pabor sa pagtulong mo sa akin? Tumikhim naman si Artemis. Napahawak pa ito sa baba at umisip ng kung anong hihilingin. Ano ba? Siguro, salon pass na lang. Kasi tihak sasakit yung katawan ko nito mamaya. Aniya, agad namang tumango ang babae at inaya na siyang lumabas sa eskinitang iyon. Kayo, isa pang beses naman trip kayo ng babae rito. Hindi lang yan ang aabutin niyo sa akin. Ipakukulong ko na talaga kayo. Masiga niyang wika sa mga nakahandusay pa rin na adik. Kanina kasi ay naabutan niyang pinaglalaroan ng dalawa, ang babae at baka nga naghahasa na kung hindi siya dumating. Hay na naman kasi ang mga tarantadong ito. Ito na yung salon pass mo ah. Paano ba? Aalis na ako. Nagmamadali kasi talaga ako eh. Maraming salamat sa'yo. Walang anuman yun. Mag-ingat ka, miss, ha? Sagot ni Artemis at naiwan pa sa labas ng tiyangge ni Aling Siling. Soft drinks nga po, Aling Siling. Aniya, sabay abot ng bayad. Anong nangyari, Art? Sino naman yung mga yon? Tanong ng Marites na ginang sabay bigay ng soft drinks. Nako, sila Buknoy at Jobert ho. Muntik na namang may gahasaing babae sa looban. Bakit ba kasi? Hindi pa makulong-kulong ang dalawang yun eh. Ay nako, palibhasa kasi may mga sakit sa pag-iisip yung mga yan. Hindi rin ang mga yan tatanggapin ng mga pulis, sinasabi ko sa'yo. Sagot naman ang ginang. Hinawi ni Artemis ang kanyang buhok at hinatak ang kwelyo ng suot na uniform. Naiinitan na kasi siya. Edi dapat, dinadala ng barangay kapitan natin ang mga yan sa rehabilitation center. Asik niya at napayuko at doon na napansin ang naging dumi sa puting uniform niya. Nako, alam mo namang puno na ang rehabilitation center ng barangay. Mabuti na lang talaga at nandito ka. Kaya may taga-protekta kami sa mga adik na yan. Ngumiwi naman si Artemis. At ang palaging kapalit naman dumi sa uniform ko. Eh di maglalaban na naman ako nito mamaya. Mapapansin na naman ito agad ni nanay. Ay, patay na naman ako nito mamaya sa nanay ko. Saad niya at ibinato na ang plastic ng soft drinks. Ang ginang na si Aling Siling ay natawa na lamang sa kanya. Mula pa kasi pagkabata nito ay black belter na siya sa taekwondo. Kaya niya nagagawang labanan ng walang husay ang mga adik sa lugar nila. Minsan ay nahihirapan din siya kapag may kutsilyong dala dahil umaabot talaga sa puntong nasusugatan siya. Pero wala rin siyang choice. Yun na ang purpose niya sa lugar nila.
Lumaki na siyang ganun dahil ang ama niya ay ganun din ang ginagawa noon. Namatay na nga lang ito kaya wala na siyang kasamang magtanggol sa mga pinagtitripa ng mga adik sa lugar nila. Boss, nasa tamang eskinita po ba tayo, boss? Ang hinihingal na si Julius ay nilingon ang among diretso lang ang lakad sa unahan. Diretso lang. Tamad na usal nito kaya naman nasira ang mukha niya. May importanteng bagay kasi silang pupuntahan na hindi rin naman sinasabi sa kanya ng amo kung ano, sino at saan. Eh para namang hindi ito yun, boss eh. Parang ito na yung kuta ng mga adik dito sa Tondo. Ibinaba ni Ares ang pagkakahalukip-kip at inangatan ng kilay ang tauhan. Paano natin makikita kung reklamo ka ng reklamo sa akin? Eh hindi mo naman kasi sinasabi sa akin kung saan ang tungo natin. Dalawa pa lang naman tayo, boss. Baka bantayan tayo rito ng mga adik lalo pat nakatuksido kayo. Hindi ka man lang nagpalit. Target ka na kaagad ng mga yun. Bulyaw ni Julius ngunit minamasahi lamang ni Ares ang sentido. Naaasiwa na siya sa walang tigil na reklamo ng tauhan niya. Sana talaga ay iniwan na lang niya ito sa kotse niya kanina. Alam mo, bumalik ka na lang siguro doon. Hindi niya na natapos ang sasabihin nang makarinig ng malakas na tunog. Nangingialam ka na naman, Artemis! Hayaan mo na nga kami! Umuwi ka na sa kubo niyo! Naghihintay na ron yung kuba mong ina! Kumunot ang noon ni Aris, si Julius na reklamo ng reklamo ay natahimik sa wakas. Pinakinggan nilang dalawa ang narinig. Anong sabi mo? Lumapit ka nga rito, tingnan natin kung sino ang mas kukuba sa inyo ng nanay ko. Boses babae ang narinig nilang sumagot. Nagkatinginan ng mag-amo at sabay na sumilip mula sa kahoy na nakaharang sa daan. Doon na nila nakita ang isang matangkad na babaeng kaharap ang dalawang adik na namumula ang mga mata. Sige, lapit kayo! Asik ng babae at pinaypayan pa ang dalawa. Naningkit ang mga mata ni Ares. Matangkad ang babae ngunit di hamak na malaki ang dalawa. Naisip agad niya na wala itong laban sa dalawa na agad din niyang kinain nang makita kung paano umikot ang babae para tadyakan ng isang adik nang walang ka-effort-effort. Tumilapon lang naman ang mga ito kaagad. Hala! Ang lakas niya, boss! Gulat na wika ni Julius. Matalim niyang binalingan ang tauhan kaya nasa punito ang labi. Pwede ba tumahimik ka? Baka marinig nila tayo. Di ba natin siya tutulungan, boss? Agad na umiling si Ares. Hindi na. Mukhang madali lang naman sa kanya patulugin ang dalawang yan. Yun nga ang ginawa nilang dalawa. Nasaksihan nila kung gaano kadaling pinatumba ng babae ang dalawang adik na yon. Tila lumilipad ito sa bawat galaw at bihasang bihasa. O ano, lalaban pa kayo? Asik ng babae. Agad na nagdikit ang palad ng mga adik. Hindi na makatayo dahil sa pamamaga ng hita at pinte. Binanatan ba naman ito ng ilang beses? Hindi na, Art! Suko na kami! Pasigaw na saad ng isa. Yan ang bagay sa inyo! Mga sali kayo ng lipunan! Mga adik! Napabuga ng hangin si Julius kaya mabilis na lumingon ang babae sa kanilang parte. Kung hindi pa niya hinila ang tauhan ay baka nakita na sila nito. Diba sabi ko sa'yo tumahimik ka lang? Pasensya na boss, ang astig kasi niya eh. Kita mo ba kung paano siya sumipa kanina? Sipa pa lang yun ah, di pa siya gumagamit ng kamay. Ang angas! Walang sagot si Ares at pinagpaglang ang dumi sa suot na tuksido dahil sa maruming pader. Umuwi na tayo. Huh? Hindi na tayo tutuloy sa pupuntahan niyo? Gulat na tanong ni Julius. Hindi na. Sagot niya at mabilis na umalis sa lugar na yon. Pero gusto kong alamin mo ang tungkol sa babaeng yon. Gusto ko siya na lang ang gawing personal bodyguard ko. Po? Hindi agad makapaniwala si Julius. Narinig mo ba ang sinasabi ko? Umangat ang kilay niya. Oo, sige po, boss. Agad na pumasok ng mastang si Ares at umalis sa lugar na yon taglayang isang ngisi. Tahimik lang siya ngunit namamangha sa nakita mula sa babaeng yon. Gusto niyang makilala pa ito ng maigi. Nay, nandito na po ako. Inilapag ni Artemis ang dalang bag na laman ng tinapay na dala
at hinanap ang ina sa maliit nilang bahay. Nadatnan niya ito sa likuran ng bahay na naglalaba. Oh, nakarating ka na pala. May pagkain pa doon sa mesa, kumain ka na muna. Anang ina niya, parang kinurot naman ang puso ni Artemis. Naaawa siyang sinisikap nitong gumawa ng gawaing bahay kahit nahihirapan ito sa taglay na sakit. Ipinanganak kasing kuba ang ina niya dahilan kung bakit din siya kinakantsawan ng iba. Akin na po yan, Nay. Ako na po ang maglalaba. Hindi po naman pa ako nagugutom eh. Tsaka may dala akong tinapay at cake na galing sa opisina. Kainin niyo na po muna yun. Aniya at agad na inagaw ang paglalaba rito. Napakamot ng batok ang ina niya at nadaanan ng tingin ang uniform niya. Sumimangot naman ito kaagad. Oh, napaaway ka na naman ba? Anito, hindi agad kaaya-aya ang naging ekspresyon. Peking umiti si Artemis. Ayaw kasi ng ina niyang napapaaway siya. Noon pa man ay salungat na ito sa ginagawa nilang mag-ama, lalo na't iyon ang ikinamatay ng papa niya. Kaunti lang po ma. Tinulungan ko lang po yung babae kanina, kawawa naman. Naku naman anak! Kahit pamalakas ka sa taekwondo, babae ka pa rin. Kadalasan pa sa nakakalaban mo mga lalaki. Ano namang laban mo doon kung may mga dalang baril o kutsilyo sila? Ikaw na talaga ang papatay sa aking bata ka. Alam mo naman ang inabot ng tatay mo dahil sa gawaing yan. Minsan hindi rin naman masamang umiwas sa ganyan para sa sarili mong kaligtasan. Masamang loob na usal nito sabay pahid sa mga matang may luha na rin pala. Agad na nakonsensya si Artemis. Niyakap niya ang ina at hinalikan ito sa noo. Pasensya na po, Nay. Sa susunod po, iiwas na po talaga ako, promise po. Basta, wag na kayong umiyak. Nalulungkot ako kapag umiiyak kayo eh. Ikaw kasi eh. Alam mo namang sensitibo ako sa gawaing yan. Naililigtas nyo nga ang ibang tao pero ang sarili nyo eh hindi naman. Iniisip nyo ang nararamdaman ng iba pero hindi nyo iniisip ang nararamdaman ko. Humahagulgul ang ina at sumuot sa dibdib niya. Lumunok si Artemis at pinigilan din ang luha. Pagdating sa ina ay malambot talaga ang dalaga. Mahal na mahal niya ito. Gagawin niya ang lahat para lang mapasaya ang ina. Opo, Nay. Pangako po. Magfo-focus na lang po ako sa trabaho mula ngayon. Tumahan din naman ang ina niya kaya gumaan ang pakiramdam ni Artemis. Tinapos niya ang labahin at sumapit ang gabi. Kinaumagahan ay nagulat si Artemis nang may lalaking naghahanap na sa kanya. Ano pong sadya nila? Tanong niya sa lalaking naka baby blue na long sleeve. Magandang umaga ma'am. Ikaw po ba si Miss Artemis Marasigan? Tanong nito. Ako nga po. Bakit po? Takang tanong naman niya. Wala siyang pasok ngayon sa factory at hindi rin pamilyar ang lalaki kaya nagtataka siya. Ako po si Julius David. Nais po sana kayong kausapin ng boss ko, ma'am. Ares del Fuego po ang pangalan niya. Nagtaka siyang lalo. Wala naman siyang kilalang Ares del Fuego kaya sino ba naman ito? Nakakahiya pa kasi kagigising pa lang niya at magulo pa ang kanyang buhok. Kung mamarapatin po ninyo, nasa labas po at naghihintay ang boss ko. Agad na inayos ni Artemis ang buhok at ipinusod ito. Inayos din niya ang damit bago sumunod palabas sa lalaking ngiti naman ang ngiti sa kanya. Nawiwirduhan tuloy siya rito. Ito po si Sir Ares ma'am. Boss, siya raw po si Miss Artemis Marasigan. Ani naman ni Julius at ipinakita ang lalaking nakaupo sa loob ng itim na Mustang. Nakasunglasses pa ito ngunit nang kunin ay bumungad ang abong mga mata ng lalaki. Tall, dark and handsome. Ang lalaki na ata ang embodiment ng kasabihang yon. Tumuwid ng pagkakatayo si Artemis. Lumabas ito sa Mustang at naglahad ng kamay sa kanya. Magandang umaga, Miss Marasigan. Bati nito sabay ngiti. Naaasiwapan ang una si Artemis sa ngiti nito kaya kumurap siya. Tinanggap niya rin naman agad ang pakikipagkamay at saka bumitaw. Bakit niyo po ako hinahanap, sir? Tumikim si Ares del Fuego. Nabalitaan ko kasing sikat ka rito dahil sa taglay mong kasanayan sa taekwondo.
Kung hindi mo kasi alam, isa akong malaking fan ng nasabing sport at namamangha sa mga taong may natural skill na kagaya nun. Kaya gusto sana kitang alukin ng trabaho. Anong trabaho naman po ang inaalok niyo, sir? Umangat ang sulok ng labi ni Ares kahit ang mata nito ay naningkit naman. Gusto mo bang magtrabaho bilang personal bodyguard ko? Natahimik ang paligid matapos niyang sabihin iyon. Lumipas ang ilang segundo ay tumunog sa buong paligid ang paghagalpak ng tawa ni Artemis. Anong sabi mo po, bodyguard? Kailangan mo pa ba ng ganun? Ang laki mo ng tao. Natatawang usal niya habang pumapalakpak pa. Umawang ang labi ni Ares na offend ito sa pagtawa niya. Si Julius naman sa likuran ay tila tinakasan din ng kaluluwa. Wag na sir, nangako na kasi ako sa nanay ko na hindi na masasangkot sa mga ganong bagay. Huli na kayo. Tsaka kontento na ako sa sahod ko sa factory kaya kung inyo pong mamarapatin, aalis na po ako. Aniya at pailing-iling pa. Kumindat si Artemis sa mga ito at tumalikod na pabalik ng bahay. I will triple your pay. Kung ano man ang sahod mo sa factory, titriplehin ko. Agad na tumigil sa paghakbang si Artemis at lumingon sa lalaki. Umangat pa ang kilay niya sa pagkamangha sa narinig. Walang makakaalam sa lugar niyo na nagtatrabaho ka sa akin. Bibigyan ko rin ng bahay ang nanay mo, malayo sa... Tumigil pa talaga ito upang pasadahan ang maliit at pasiranan nilang bahay. Malayo sa masikip at siran yung kubo. Siya naman ngayon ang nainsulto nang marinig na sabihin nitong kubo ang bahay nila. Pero hindi rin siya makareact dahil totoo naman talaga at may punto ito. Pumikit si Artemis at humugot ng malalim na hininga. Nilingon din niya ang bahay at nag-isip ng mabuti. Buti na lang, natutulog pa rin ang ina niya. Kailan ako magsisimula? Saad niya na ikinagalak ni Julius sa likuran. Si Ares naman ay nangiti rin at napahalukip-kip. You can immediately start tomorrow night. I'll give you the key to your new house kasama ang contract sa trabahong inaalo ko. Deal! Aniya at ngumisi na rin. Ililihim na lang niya siguro iyon sa ina. Ayaw man niyang magalit ito ngunit mahirap tanggihan ang offer ni Ares. Hindi basta-bastang makakahanap ng ganoong kalaki na offer. Marunong ka bang gumamit ng motorbike? Marunong po. May ibinatong susi si Ares sa kanya na mabilis niya namang nasalo. Nagulat pa si Artemis dahil susi iyon ng hindi pangkaraniwang motor na nakikita niya lang sa daan. Isa lang naman iyong Neiman Marcos Big Bike na sa pagkakaalam niya ay nagkakahalaga ng milyones. Nasa labasan na ang motor na gagamitin mo. You need to come to my presidential inauguration tomorrow night. I'll be needing you to look out because my enemies will be there. Anito. Imbis na tumango, nasira ang ekspresyon ni Artemis. Presidente ka pala, sir? Parang iba naman ang presidente natin ngayon sa Malacanang ah. Tanong niya. Humagalpak ng tawa si Julius. Si Ares naman ay napakagat ng kanyang labi. Siya na walang kaedi-ediya ay nakangangalang. Ang ibig sabihin ni Boss ay ang inauguration niya bukas bilang president ng company nila. Siya pa ang papalit sa tito niyang magre-retiro na. Hindi siya tumatakbo sa pagka-presidente ng bansa natin, ma'am. Paliwanag ni Julius na natatawa pa rin. Naliwanagan naman agad si Artemis at napakamot ng sariling batok. Akala pa naman niya ay tungkol sa presidente ito ng Pilipinas. Ang gwapong presidente naman ni Ares del Fuego kapag nagkataon. Ah, naiintindihan ko. Okay na. At huwag mo na akong tawaging ma'am, naasiwa ako. Art na lang. Aniya sabay harap ulit kay Ares. Eh, paano ang firearms ko? Ang bagay na yun pa ang inalala niya dahil wala pa siyang lisensya at hindi pa skilled pagdating sa paggamit ng baril. Hindi mo na kailangan nun. Bukas, mas maliit ng tsansa na yun ang gagamitin nilang threat sa akin. Maraming tao sa event bukas. Sa susunod mo na lang kunin ang firearms kapag may lisensya ka na at marunong ka ng gumamit nun. Sabi nito sa kanya. Tumango naman siya at sumang-ayon din.
Mabuti na lang talaga marami siyang experience sa eskinita nila, kaya may idea na siya sa pakikipaglaban. Pag-uwi mo bukas, ibibigay ko na ang unang sahod mo at ang susi ng bahay niyo. I will not be needing you 24/7. Magiging contractual ka lang. Malalaman mo ang lahat ng terms and condition ko kapag nasa iyo na ang kontrata. Pagkatapos nilang magkasundo, umalis din naman agad si Ares sakay sa mastang nito. Si Artemis na pakiramdam na kagigising pa lang ay huling natauhan kung gaano pala kayaman ang bagong boss nang makita ang itsura nito sa bagong isyung newspaper. Wow! Yayamanin na! Corporation! Kaya pala nagpapahiram lang ng mamahaling motor. Pagsapit ng sumunod na araw, hapon na nang magpaalam siya sa ina at suot ang isang plain white t-shirt at black pants. Sinakyan na niya ang big bike patungo sa address na iniwan ni Ares kahapon. Pagdating niya, umawang ang labi ni Artemis nang makita kung gaano katayog at kaganda ang hotel na pagdarausan ng event. Miss Art! Napalingon siya nang marinig ang boses ni Julius pagkakitong lumapit sa kanya. Nasa convention hall na si boss, hinihintay ka. Pero ipinabibigay muna niya ang susuotin mo ngayong umaga. Ah, sige. Magpapalit muna ako at dederecho rin sa convention hall kaagad. Sa restroom ng hotel ay doon na siya nagpalit ng black fitted turtleneck at spandex pants. Komportableng komportable pa siya sa pagsipa rito. May nakasabayan siyang babaeng may dalang bulaklak. Iniwan nito ang bulaklak sa retouch area para pumasok ng cubicle. Ang baho naman rito! Reklamo niya nang maamoy ang hindi kaaya-ayang amoy. Hindi yun galing sa dumi kundi amoy na parang galing sa isang pesticide. Nakakasulasok iyon sa ilong. Dinungaw niya ang bulaklak. Aamoyin sana niya ito nang biglang lumabas ang babae kaya tumawid siya ng tayo at nagpanggap na walang nangyari. Lumabas din naman agad ito at nagpatuloy siya kahit may naaamoy pa rin. Sinuot niya ang earpiece na bigay ni Ares. Inon niya yon kaya narinig niya ang ingay sa kabila. Nandito ka na ba? Bumungad ang boses sa kabilang linya. Si Ares ito. Ah, nandito na. Papunta na ako sa convention hall, sir. Sagot niya. At mahigpit na ipinonitail ang buhok. Huwag muna. Sa lobby ka na muna maghintay. Hintayin mo lang ang instructions ko. Naglipstick muna siya at inayos ang kilay. No problem. Aniya at lumabas na para pumunta ng lobby. Naroon na ang kararating pa lang ng mga bisita. Lahat ay mamahali ng suot at nagsusumigaw ang karangyaan. Sa kabilang dako, may naispatan din siyang bodyguard ngunit mukhang para sa ibang tadalo iyon. Kaso lang ay napaka-suspicious nito. 30 minuto siyang naghintay sa lobby. Walang update mula kay Ares kaya nang mabagot ay kumuha muna siya ng maiinom sa banquet area pero doon din naman siya tinawagan nito. Pumasok ka na! Kinagat ni Artemis ang ibabang labi at binitiwan ang juice sabay pasok sa convention hall. Napansin din niyang pumasok ang ibang bodyguard. Sa kanan ka dumiretso, sa table kung nasaan si Julius. Magmasid ka ng mabuti. May iba pa bang mga bodyguard na nandyan? Meron, may nakita akong dalawa. Sagot niya. Pagpasok ay namangha si Artemis nang makita kung gaano kasosyal ang convention hall. Good, keep an eye on them. Ibang trabaho ang gagawin ng mga yan. Anito sa kabilang linya. Nasa unahang row si Ares at maraming kausap na mayaman din habang palihim siyang kinakausap. Kumain ka na muna, Art! Alok sa kanya ni Julius. Tumango siya at tiningnan ang iba pang taong naroon. Girlfriend mo, Jules? Tanong ng kasamahan ni Julius. Natawa ang lalaki. Nako ha, hindi ko masasagot yan. Saad nito na lalo pat bawal malaman ng ibang bodyguard siya ni Ares. Nakasulat iyon sa kontrata nila. Sa buong event ay nakamasid lang si Artemis sa paligid hanggang sa tinawag na si Ares upang magbigay ng speech. Ang gwapo talaga ni Sir Ares no? Nakakapagtakang wala pa rin siyang girlfriend. Bulungan ng mga kasama niya sa mesa. Huy,
Alam mo bang may rumor na hindi raw straight yang si Sir Aris kaya walang nalilink sa kanyang babae? Nakagat ni Art ang labi niya. Naaliw siyang makinig sa chismis ng mga kasama niya kaya pinagmasdan niya si Aris. Kung totoo ngang bakla ito, hindi siya makapaniwala dahil ang tikas naman ito at walang bahid ng kabadingan kung titingnan. Nako, kayo talaga ha? Saan nyo naman nakuha ang mga chismis na yan? Hindi yan totoo, no? Agad naman naangal ni Julio sa mga kasamahan nila. Siyempre, hindi rin naman natin alam. Rumor nga lang din naman, Jules. Pero shocking yan kung totoo. Natapos na ang speech ni Aris sa stage. May umakyat na iba pa upang batiin siya. Si Art, na abala sa paligid ay nahagipang pamilyar na babaeng may daladalang bulaklak, kasabay ng pagkaamoy ulit ng parehong amoy mula kanina sa comfort room. Teka, akala ko itatapon ng mga bulaklak na yan. Kunot noong tanong niya sa sarili, ngunit agad din namang tumayo nang makita kung paanong nagsenyasa ng babae at ang lalaking pinagsususpetsahan niya. Congratulations on your promotion, Aris! Ikaw na talagang susunod sa namayapang ama mo. Pareho kayong business tycoon. Napadaan si Artemis kay Aris ngunit imbis na lingunin ito, ay kinausap niya ito sa earpiece. Sir, positive. May nakita kong kahinahinala. Agad na natigil si Aris sa pagsasalita at nilungo naman siya. Tumango ito sa kanya. Binibigyan ng permiso kung ano man ang plano niyang gawin. Congratulations, Sir Aris! Tanggapin po ninyo ang bulaklak na pinadala ng aming boss. Sa isang iglap, ay mabilis na hinila ni Artemis ang bulaklak mula sa kamay ng babae na walang nakapansing iba. Anong ginawa mo? Mariing tanong nito sa kanya, ngunit ngumisi lang naman siya. Kaya pala kakaiba ang amoy ng bulaklak mo dahil nilagyan mo ng lason. Akala mo, hindi ko mapapansin yon ha? Asik niya at mabilis na lilapitan ng babae. Ano bang pinagsasasabi mo? Eh bulaklak lang naman yun para kay Sir Aris. Lalo siyang umisi. Sige nga, lapitan mo at amuyin mo. Hamon niya. Agad na gumuhit ang takot sa mukha nito. Alam niyang lason iyon na e-epekto lamang kapag masyadong malapit ito sa biktima. Imbis na gawin ang sinabi niya, humarurot palabas ng event ang babae. At ganun din ang dalawang bodyguards na nakita niya. May laso ng mga bulaklak na yon. Ilalabas ko na muna to. Paalam niya kay Aris sa earpiece at lumabas na upang itapon ang bulaklak. Art! Bakit bigla kang umalis ng table natin? May nakita ka ba? Ano yan? Lason ba yan? Nagulat siya nang habulin siya ni Julius sa labas. Tapos na rin kasi ang event at nagkakainan na. Oo. Ibibigay sana to ng babae kay Sir Aris. Agad na namutla na parang papel si Julius. Oh, ay ano pang ginagawa mo? Itapon mo na yan. Natawa naman siya. Relax, hindi to nakakamatay hanggat hindi mo inilalapit sa mukha mo. Paliwanag naman niya. Buti na nga lang din at paborito niya ang botany at agriculture noong college kaya may ideya siya kung anong klaseng lason ito. Nag-usap pa sila ni Julius tungkol sa itsura ng babae para mapaimbestigahan at malaman kung sino ang nagbabanta sa lalaki nang dumating din ito. Oh, boss! Anong ginagawa mo rito? Tapos na ba ang event? Tanong ni Julius. Tapos na. Gusto ko nang umuwi. Tamad na usal naman ito sabay sulyap sa kanya. Good job! Magaling ka kaysa sa inaasahan ko. Napansin mo agad ang lason. Napangisi si Artemis. Easy lang yun. Akala ko nga magagamit ko pang skill ko pagdating sa labanan. Nilaros ni Aris ang labi. Umiinom ka ba? Samahan mo akong uminom. Alok nito na agad naman niyang tinanggihan. Nako, hard pass ako riyan, sir. Mapapagalitan ako ng inay ko kapag uminom ako. Masama sa kalusugan yan. Hindi naman nakakasakit sa atay ang ilang shots. Pinasadahan ni Artemis ang paligid at lumapit ng bahagya kay Aris. Hindi rin naman po nakalagay sa kontrata natin. Nasasamahan pa rin kitang uminom, hindi ba? Saan naman niya? Umawang ang labi ni Aris at mangha siyang tiningnan. Lalong lumakas ang adorasyon nito sa kanya. Paano ba?
Pwede ko na bang makuha yung unang sahod ko at yung susi ng bahay? Of course. Pinabilib mo ako ngayon kaya ibibigay ko kagad. Sagot nito at inilahad ang panibagong susi at isang cheque. Lumapad agad ang ngiti ni Artemis at ibinulsa iyon. Maraming salamat, sir. Paano ba? Pwede na ba akong umuwi ngayong tapos ng yung duty ko? Ihahatid na kita. Nang gabing yon ay inihatid siya ni Ares sa BMW nito. Si Julius ay ginamit ang big bike pabalik sa kondo ni Ares. Nag-usap silang dalawa at napag-usapan kung saan nag-ugat ang interest niya sa taekwondo sport. Actually, si Papa talaga ang malaking impluensya. Bakit ako napamahal sa ganung sport? Nakakalungkot lang na hindi ko na na-pursue ang college dahil kinailangan ko ng mag-part-time job para sa amin ni inay noon. Hanggang sa nakahanap na ako ng trabaho sa factory. It must have been hard and difficult to support you and your mother after your father's death. Nako, sinabi mo pa. Minsan, kumikita rin ako sa pagdakip sa mga pasaway sa amin at yun ang idinadagdag ko sa allowance ko. Lumiko ang sasakyan sa loob kung saan naroon ang bahay nila. You haven't resigned from the factory that you work for? Hindi pa. Sayang ang sahod ko dun eh. Pag-amin naman niya, dahil contractual lang siya bilang bodyguard nito, ay kailangan pa rin niya ng regular income. Mag-resign ka na ron. I'll be needing you more these days dahil alam na ng mga nagbabanta sa akin na nagsisimula na akong mag-imbestiga. Kaya hindi ka rin makakapasok sa factory. Pangangatwira naman ito. Napaisip ron si Artemis. Tama nga naman at malaki naman ang sahod niya rito. Pag-iisipan ko po muna. Kapag hindi ko na kaya, kusa naman ako magre-resign. Tugon niya at tumuwid ng upo nang tumigil ang sasakyan. Paano ba? Dito na lang ako. Maraming salamat sa paghatid ninyo sa akin, sir. Aniyat agad na lumabas ng pintuan. Balak pa sana siyang pagbuksan ni Ares kaya ngumuso na lamang ito nang maunahan niya. Thank you rin. Sagot nito at pinagmasdan siyang lumakad papasok sa gate nila. Nang makarating sa gate, hindi pa tumuloy ng tuluyan si Artemis at nilingon ulit ang lalaki. Favorite sport mo ang taekwondo, hindi ba? Laro tayo sa susunod kapag wala kang trabaho sa opisina mo. Umangat ang sulok ng labi ni Ares. Si Art ay lihim na humahagik-gik lalo na nang maalala ang rumor na gay ito. Gusto niyang malaman sa personal kung posible nga ba ang sabi-sabing iyon. All right, sagot naman ni Ares. Talaga, boss? Hinamon ka niya ng taekwondo match? Hindi makapaniwalang tanong ni Julius kay Ares nang maikwento sa tauhan ang naging usapan nila ni Artemis. Kasalanan mo kasi to eh. Ikaw kasi ang nagsabi na magpanggap akong favorite sport ko ang taekwondo. Nasabi ko pang marunong ako. Kapag nabali ang buto ko, babaliin ko rin talaga yung sayo, Julius. Aniya at pabirong binatupan ng papel ang assistant. Buti na lang ay astig siyang nakasagot kanina kahit nagulat sa hamon ng babae. Competitive pala ito. Hindi niya maiwasang mamangha sa pagiging kakaiba ni Art. Hindi lang ito maganda ngunit malakas, matulungin at independent na babae rin. Hindi ito dumedepende sa lalaki o iba at kayang sagutin ang sarili. Yun ang hinahangaan niya. Hindi ko naman po kasi naisip na tatandaan niya pala yun. Patay tayo riyan. Pero baka naman makalimutan na niya yun, boss. Pampalubag loob na saad naman ni Julius. Umirap lang si Ares at patuloy sa pagbasa ng newspaper. Puro mukha niya ang naroon ngunit hindi rin naman makapag-focus dahil napapalitan iyon ng mukha ni Artemis. Mula pa ng isang araw ay mukha na ng babae ang lagi niyang nakikita. Sa kabilang banda, lumipat agad ng bahay si Artemis kasama ang ina sa bahay na ibinigay ni Ares. Malaki iyon at mamahalin. Ayaw pang maniwala ng ina niya noong una na napanalunan niya iyon sa loto kaya ginawa niya ang lahat, mapaniwala lamang ito. Ang laki naman itong bahay, anak! Pagak na usal ng kanyang ina nang maipuesto na nila ang mga gamit. Nakaupo ito sa tambayan sa labas pagkat nahihirapan tumayo. Ang swerte ko na ino,
Nagbunga rin sa wakas ang pagtaya ko sa loto. Aniya, tumataya naman talaga siya sa loto noon. Kapag may sobra ang allowance niya, nananalo rin ngunit maliliit na prizes lang. Oo nga, sinong mag-aakala na ang ipinagbabawal ko sa iyo ay magbibigay sa atin ng bagong bahay? Maganda pa. Minsan talaga may mga biyaya rin kahit sa mga bawal. Pinagmasdan ni Artemis ang kanyang ina. Napakasaya nito. Nasasayahan din siyang pinili niya ang trabaho kay Ares kahit may konsensyang nararamdaman sa paglilihim niya sa ina. Para rin naman kasi ito sa kanila, sa pangarap niyang mabigyan ng mabuting buhay ang ina. Magandang araw po! Naistorbo sila nang may tumawag sa gate. Agad na lumabas ang mag-ina. Laking gulat ni Artemis nang makitang si Julius at Ares iyon. Umangat agad ang kilay niya. Ah, ano pong sadya nila? Tanong ng ina niya sabay tayo. Inalalayan ni Artemis ang kanyang ina. Pinandilatan niya agad ang dalawa sa kabang ikanta siya ng mga ito. Si Ares sa tabi ay natawa pa nang makita ang mukha niyang gumagalaw sa kasisenya sa kanila. Ah, kami po ang nakaschedule na mag-check ng linya ng tubig niyo, ma'am. Bagong lipat po ba kayo? Ani naman ni Julius. Umawang ang labi ni Artemis at naginhawahan kahit papaano. Ngunit hindi pa rin niya maintindihan kung bakit nandito ang dalawa at nagpapanggapang mga tubero. Oo, bago kaming lipat rito. Eh, pasok kayo mga sir. Saang parte ba ng bahay ang titingnan ninyo? Ang inosenteng ina niya ay wala man lang kaede-edeya kung sino ang dalawang ito. Ah, yung nasa likurang bahagi ng bahay niyo, ma'am. Pwede niyo po ba akong samahan doon? Agad na tumango ang ina niya kaya naiwan sa bakuran si Art at si Ares. Anong ginagawa niyo rito? Kaswa lamang na tumingin sa kanya si Ares at inayos ang buhok na parabang hindi sanay na messy ito. Nakakapanibago rin na kaswal na damit lang ang suot nito. I just want to make sure kung nakalipat na kayo ng inay mo. Okay na kami. Mukhang gusto naman niya rito. Mabuti naman kung ganun. Gusto ko lang din sabihin na bukas ng gabi may trabaho ka ulit. Wala nang angal si Art at tumango ito agad. Hindi rin niya tinanong kung anong event iyon kaya umangat ang kilay ni Ares. I got invited to a dinner date by one of our investors and my uncle. I can't bring Julius with me dahil day off niya. Kaya ikaw ang dadalhin ko. I need you to act as my girlfriend. Napaubo si Art kaya sinapo niya ang labi. Ano? Gulat na tanong niya at napaatras pa. You know, ilang beses na akong kinukulit ng mga matatandang yun tungkol sa girlfriend ko. May kumakalat kasing rumor tungkol sa akin. Ayoko lang na yun na naman ang gawin nilang topic para bukas. Tumango lang naman si Art kahit pinaprocess din niya ang narinig. Gusto niyang matawa dahil tungkol din pala ito sa rumor na narinig niya tungkol sa amo niya. Ah, yung rumor. Nababothered ka ba dahil naniniwala sila ron? Aniya, humaba agad ang uso ni Ares. Of course not. I just want to prove them wrong. Anito. Kung ganun, eh di totohanin na lang kaya natin. Maganda rin naman ako at overqualified sa skills. Walang hiyang suhestyon niya. Si Ares naman ang napaubo ngayon. Ayaw mo nun? May bodyguard ka na, may girlfriend ka pa. Stop it. You're giving me an idea. Humagalpak ng tawa si Artemis. Bumalik na rin si Julius at ang ina niya galing sa likod bahay. Sinipat ni Julius ang amo at kinindatan ito. Yun pala ang plano nila. Wala na pong problema sa linya ng tubig ninyo, madam. Kapag po may mga defect o magkaroon ng problema, basta tawagan nyo lang po kami. Dadating kami kagad. Tipid na tumawa ang kanyang ina, mukhang satisfied sa pagiging jolly ni Julius. Sige, sige. Eh, maraming salamat sa pag-check ninyo sa amin, sir. O, paano po ba, ma'am? Aalis na po kami. Mag-iingat kayo. Pagsapit ng sumunod na gabi, maaga pa lang ay umalis na ng bahay si Artemis, ngunit sumama siya kay Ares. Bawal kasi sa mismong bahay at baka mapansin ng kanyang ina.
Nagpaalam lang siyang may birthday party silang dadaluhan. Naging smooth naman ang nangyaring dinner at napapaniwala nga nila ang mga investors na sila nga. Na-meet din ni Artemis ang tiyuhin ni Aris at parang may nararamdamang kakaiba. But of course, she had to do some extra sweet gestures with him na unexpectedly ay ikinalubog din ang kanyang dibdib sa kilig. Ikaw ah, muntik mo na akong halikan kanina. Angil niya nang sila nalang dalawa. Nasa sasakyan sila at ihahatid siya ni Aris. Hanggang ngayon kasi kumakabog pa rin ang dibdib niya sa ginawa ni Aris nang matapos nilang magpaalam na umuwi na. Bigla siyang hinalikan ni Aris sa cheeks, malapit sa labi. Mabuti nga at mukhang satisfied naman sila sa acting natin. Naririndi na talaga ako sa mga usap-usapan nilang bakla ako. Eh bakit kasi wala kang history ng dating? Curious lang tuloy talaga sila. Aniya na kahit siya ay curious din, sa totoo lang. It's just that I'm not interested at that moment. Kung gusto ko munang mag-focus sa trabaho at kung darating man ang oras na titibok ang puso ko para sa isang babae, edi yun na yun. Luluhod na ako at ibibigay ko ang lahat. Pero sa ngayon, wala pa. Sumang-ayon din siya sa sinabi nito kaya napatango siya. Yun din ang kondisyon niya sa buhay, ngunit wala pa rin dumarating. Sa bagay, may punto ka naman sir. Aniya at tumingin sa daan. Ngunit sa kalagitnaan ng pagtingin ay may bigla siyang naisip na kalokohan at bigla na lang inilapit ang muka kay Aris. Sa isang segundo lang, muntik nang magtama na naman ang kanilang mga labi. Ano? Hindi pa rin ba tumitibok ang puso mo kung ganito ako kalapit sa'yo? Agad na naitikom ni Aris ang labi, ngunit hindi rin umiwas at lumapit pa sa kanya. Dumikit ang labi nito sa gilid ng labi niya. Parang naulit-ulit ang nangyari kanina. Mahina, hindi man lang ako nagulat. Eh, ikaw ba? Tumitibok ba ang puso mo ngayon? Sagot nito at naging pilyo pa sa huli. Napakurap-kurap si Art at agad na lumayo sabay tumikim. Nagpanik siya ng konti kung anong irarason ngunit agad ding nabawi ang composure. Nararamdaman niyang nahuhulog na siya ng mabilisan sa lalaki. At hindi magandang sign iyon. Hindi rin sir. Dalawang beses nang dumikit ang labi mo sa akin pero wala pa rin akong nararamdaman na spark. Patuyang saad niya. Umusli ang labi ni Aris. Ibinaba agad siya nito pagdating sa bahay nila. Nang sumunod na mga araw ay nagkaroon ulit sila ng trabaho na nasundan ulit ng ilan pa. Puro emergencies iyon. Nagkaroon din ng update tungkol sa case ng threatening. Hawak na ngayon ng detective ang babae sa event, ngunit ayaw pa rin itong magsabi ng totoo. Ang taekwondo match pala natin, mukhang matatagalan pa bago natin yun magawa. Usal niya. Abala talaga sila na nakalimutan niya ang match sa taekwondo kaya ilang linggo pa bago niya napaalala kay Aris. Oh, that! I almost forgot. Hindi mo pa pala nakakalimutan. Usal ni Aris nang ihatid siya nito pa uwi. Pagkatapos ng trabaho niya, nakagawian na ni Aris na ihatid ang dalaga pa uwi. Natatawa pa siya dahil bodyguard/assistant lang naman siya nito, pero kung makahatid ay tila obligasyon na ni Aris iyon. Sweet and caring pa ang lalaking kung makitungo sa kanya. At neregaluhan siya nito ng kwintas. Masayang masaya naman siya. Sunday afternoon sir ha, libre ako kasi wala naman siguro tayong schedule nun diba? Rest day naman na dapat natin yun diba? Paniniguro niya. Hindi pa sumagot si Aris at diretso ang tingin sa unahan kaya tumikim siya ng dalawang beses. Desidido talaga siya sa plano niya. Ano? Deal tayo? Ha? Sabi ko, yung sa taekwondo match, sa Sunday natin gawin. Napakurap naman si Aris at tama na tumango, tila nag-aalinlangan. Sige. So paano? Sunduin ulit kita niyan? Hindi na. Magko-commute na muna ako dahil baka maghinala na si inay. Magkita na lang tayo sa Taekwondo Center ng alas 2 ng hapon bukas. Lihim siyang napangisi.
Pagdating ng bahay, hinanap agad niya ang ina. Nagulat ito dahil mas maaga siyang umuwi sa usual na uwi niya tuwing may trabaho. Iba kasi ngayong araw at wala siyang masyadong ginawa. End of the month kasi ngayon ay maraming pumasok kanina kaya natapos agad ang kota. Sagot naman niya. Nagsisinungaling na naman siya at nakakaramdam na ng konsensya. Ngunit hindi rin niya masabi ang totoo na matagal na siyang wala sa factory. Nag-resign na siya at ang importante ay natatamasa ng ina ang pangarap niyang buhay para rito. Sumapit ang Linggo. Alas dos ng hapon nang dumating ng Taekwondo Training Center si Artemis. Naroon na si Ares at Julius pagdating nito kaya nag-stretch lang at nag-umpisa na agad sila. Si Julius ang unang naging kamatch niya. Aray! Ang sakit ng sipa mo, Art! Hindi pa umabot ng ilang minuto ay nagre-reklamo na kaagad si Julius nang tamaan niya ng sipa sa puwet. Humalakak naman si Artemis. Mahina na nga yun eh. Hinaan mo pa. Sus ko naman, baka matamaan mo yung bayag ko eh. Gusto ko pang magkaanak ng marami, no? Si Ares ay nakaupo sa bench at pinagmamasdan siya. Kumindat si Art dito sabay atake muli kay Julius. Sa mga akto nila ng amo ay para silang nasa mutual stage ng isang relasyon. Marami rin kasi silang pagkakatulad. Ilag! Saad niya habang inikutan ito at pinuntirya ang hita ng kawawang si Julius. Aray naman! Natawa naman siya ngunit umikot ulit at pinuntirya nito mula sa likuran sabay ipit ng mga binti nito sa paan niya. Ikinulong din ni Art ang dalawang kamay nito at nilak sa likuran. Aray, ang hita ko, Art! Ano ba naman yan? Parang hindi naman tayo magkaibigan yan eh. Hinay-hinay lang naman! Wala siyang pake dahil kumpara sa totoong skills niya ay wala pa ito sa kalingkingan nun. Kaya alam niyang hindi masyadong masakit ang ginagawa niya. Ang isipin mo na lang, nagsistretching lang tayo ng buong Linggo. Bulong niya at nagbibiro pa. Ayoko na! Suko na ako! Si boss naman ang kalabanin mo. Pagmamakaawa nito kaya agad na bumitaw si Art at tinulungan na makabangon si Julius. Si Ares ang sumunod na kalaban niya. Taas noo itong nakatayo at inangatan siya ng kilay kahit may ngisi sa mga labi. Huwag kang magpigil sa akin. Hindi ako katulad ni Julius na lampa. Ngumuso si Art. Sabi mo yan ha? At nagsimula na nga silang maglaban. Agad na umabante si Ares ngunit agad siyang nakaiwas at nalakang hita nito kaya mabilis niyang sinipa ng dalawang beses ang lalaki. Umawang agad ang labi ni Ares. Malaking lalaki ito ngunit confident si Art sa skills niya sa sport. Oh, akala ko ba marunong ka? Just wait. Sabi mo eh. Nang nasa kalagitnaan na sila, tagumpay rin siyang nalak ni Ares, ngunit agad din siyang nakalabas. Ano ba yan? Lakasan mo pa para naman makahanap ako ng kalaban na kayang higitan ang lakas ko. Aniya at piliyang dinilaan pa ang lalaki. Ang totoo ay ginagawa niya iyon para seryosohin ni Ares ang laro. Nararamdaman kasi niyang nagpipigil ito ng lakas kahit naman sinabi nitong huwag siyang magpigil. Kahit na, babae ka pa rin. I'm afraid that you got hurt. Rason ito, sabay masamang tumingin sa kanya. Ngumisi lang si Art at muling binanatan sa paa ang lalaki. Si Julius na nanonood ay wala ng dugo sa mukha dahil sa mga natatamo ng amo. Na-e-imagine ito ang sakit. Ang hina! Aniya at sa ikalimang beses ay tinamaan ito sa tiyan at balikat. Gumanti ka ng atake! Umikot pa ulit siya at tumalon upang matamaan ang ulo ng lalaki. Napatayo sa gulat si Julius, ngunit ng ilang dangkal na lang ay hindi rin niya itinuloy at umabante. Ayaw mo pa rin talagang gumante ha? Asik niya at itinulak ito, ngunit bigla siyang hinatak ni Ares at hinalikan sa kanyang labi. Ito na lang ang ganti ko sa'yo. Nakangising humiwalay sa halik si Ares at dinilaan pa ang mga labi niya. Kanina pa ako natitempt na halikan ka. Nakaupo pa lang ako kanina sa bench. Hindi nakagalaw si Artemis sa pagwala ng mga demonyo sa kanyang tiyan. Oh,
Bakit parang nanghina ka na? Si Aris naman ngayon ang nang-aasar sa kanya. Ah, hindi ako nanghihina, no? Kalokohan! Agad na tanggi niya at tumalikod sa lalaki. Ngunit pag-ikot pa lang niya, bumagsak agad siya at mabilis na nasalo ni Aris. Sinungaling! Bulong nito sa tenga niya, sabay buhat sa kanya. Namula na parang kamatis ang mukha ni Art. Gusto na lang niyang magpalamon sa simento. Hindi na sila naglaro ulit dahil nilamo na siya ng hiya. Wala na siyang ibang maisip kundi ang kiligin sa halik. Si Julius ay nauna na ulit at nakauwi na. Umalis din sila nang dumilim na at dumiretso sa isang restaurant para kumain hanggang sa inihatid siya ni Aris pagkatapos. Ngunit palabas pa lang sila ng restaurant nang maramdaman niyang may nakasunod sa kanila kahit sa kanilang pagbiyahe. Kasabay noon ang pagtawag ng isang secret agent sa lalaki. Sir, sinabi na ng babae kung sino ang nag-uto sa kanya. Usal nito sa kabilang linya at na-alerto agad si Aris. Kung ganun, sino raw? Nakikinig lang si Artemis at binabantayan ang mga sumusunod sa kanila. Ang tsuhin mo raw, sir. Sa katunayan, tatlong beses nang ginawa ng tsuhin ninyo ang paglalagay ng lason sa mga gamit nyo. Tama po ang hinala mo na siya ang nasa likod ng mga threats na natatanggap mo. Sige, hintayin mo ako. Pupunta ako agad. Ani Aris at ibinaba na ang tawag. Lumiko ito sa mas madilim na daan. Tumikhim naman si Artemis. May sumusunod sa atin. Humigpit ang pagkakahawak ni Aris sa steering wheel. Alam din ito at nauna pang mapansin iyon kanina pa. Kaya nga sinubukan itong lumiko ng daan, ngunit nakasunod pa rin ang itim na sasakyan sa likuran. Damn it! Hindi pa rin talaga sila titigil sa paghabol sa akin. They want me dead, ha? Napakapit naman sa seatbelt si Artemis at hinanda ang sarili. Kung may mangyari man ay marunong na siyang gumamit ng baril ngayon. She now has a license too. Mga tauhan ba sila ng tiyuhin mo? Walang reaksyon si Aris. Masakit para rito na malamang tiyuhin niya mismo ang gustong magpapatay sa kanya. Kapatid ito ng ama at pinagkakatiwalaan nila noon. Hindi talaga ako makapaniwala na ang tiyuhin mo palang nagbibigay sa iyo ng mga death threats. Suminghap si Artemis. Maybe because he wants his son to be the head of the corporation. Hindi ako, even though he vocally supports me. Kung anak pala niya ang gusto niyang magmana ng kumpanya, bakit pa niya ito ipinasa sa'yo? Takang usal niya. Because he cannot change the will that my father left before he died. Sinabi doon na habang wala pa ako sa tamang posisyon, siya muna ang hahawak ng corporation. But that doesn't mean na anak niya ang magmamana nito. Because my uncle is not a legitimate son of my grandfather. Kaya sa akin talaga mapupunta ang kumpanya hanggat nabubuhay ako. I am the only heir at ang magiging anak ko, kaya kung mamamatay ako, ay mapupunta ito sa kanila. Nakaawang ang mga labi ni Artemis. Hindi pa rin siya makapaniwala, subalit alerto rin sa sasakyang nakasunod sa kanila. Nang mapansing binilisan nila ang pagsunod, ay naalerto siya lalo. Binilisan na nila ang pagsunod sa atin. Watch out, sir! Ang sanay malumanay ng mga salita niya ay nagulantang nang bigla na lang silang bundulin ng nakasunod na sasakyan. Agad umigting ang panga ni Aris at binilisan ang pagdadrive. Kinuha na rin ni Artemis ang baril sa bag lalo na nang makarinig ng pagputok mula sa likuran. Pagod pa siya sa match nila ngunit pinipilit na hilahin ulit ang lakas. Binabaril na nila tayo. Should I aim at them too? Magpalit tayo ng posisyon. Ikaw ang magmaneho, ako ang babaril. Hindi pwede. Trabaho ko to, Aris. At ako ang dapat na puprotekta sa'yo. Wala tayo sa trabaho ngayon, Art. Alam ko rin pagod ka sa match natin kanina. Dalawa kaming ni Julius na kinalaban mo. Wala ka ng lakas kaya sagot kita ngayon. Kaya ako naman ang magpuprotekta sa'yo. Mariing saad naman ni Aris. Bumuntong hininga si Artemis at pumayag na lang din. Mabilis silang nagpalit ng posisyon. Sa kanya pinaharurot ng mabilis ang sasakyan. Pagod na nga siya ngunit madali lang ang pagmamaneho.
Pasalamat na lang talaga natuto akong mag-drive ng sasakyan sa panonood ng Fast and Furious. Asik niya na ikinamutla ni Ares sandali. Ano? Chill ka lang. Kaya ko to. Magbantay ka lang dyan. Kinindatan niya ang boss. Nagpaputok ng 2 beses ang kalaban sa likuran na mabilis niyang iniwasan. Binuksan ni Ares bahagya ang bintana at bumarel pabalik. Natamaan nito ang humahabol sabay lingon sa kanya. Kaya mo bang sumabay sa kanila? Kaya ko. Bakit? Kailangan kong matamaan ang gulong nila. Pero bago yun, dalhin muna natin sila sa isang liblib na lugar. I want to trap them so I could call the police. Wala nang maraming tanong na kaagad na sumunod si Artemis. Nakahanap na ako. Bigyan mo ako ng minuto. Aniya, sabay ngisi nang makita ang isang mataas na pader sa madilim na bahagi ng under construction na highway. 5 minutes. Sa oras na magdikit ang sasakyan, yumuko ka kagad. Babarilin ko ang gulong nila. Copy. Bago gawin ang kanilang plano, kapwa bumuga ng hangin si Ares at Art. Pinapalakas ang loob dahil itanggiman ay kabado rin sila. Mahal kita. Usal niya. Napalunok si Ares. Lumabas ang ugat nito sa leeg. At ngayon pa talaga siya umamin na nasa gitna sila ng habulan. Mag-uusap tayo tungkol dyan kung tapos na tayo dito. Sagot na lamang nito. Nang ilang minuto na lang ang distansya mula sa pader, biglang binrake ni Artemis ang bilis ng pagtakbo ng sasakyan at nakilevel ang sumusunod kung saan mabilis na bumukas ang bintana para barilin sila, ngunit mas mabilis si Ares. Ngayon na! Mabilis na yumuko si Art kasabay ng pakikipagpalitan ni Ares ng bala. Sabay tira sa gulong ng mga ito. Isang malakas na pagsabog ang narinig sa buong lugar. Bumundol sa pader ang sasakyan. Agad na basag ang salamin at nawala ng malay ang mga lula nitong mga lalaki. Nagawa natin! Napahiyaw siya sa kasiyahan. Agad na hinila si Ares para gawada ng isang halik. Ang galing mo! Bilib na bilib ako sa'yo! Aniya. Mabilis ding kumunot ang noo ni Art nang mapansing dumudugo ang balikat ni Ares. Natamaan ka! Halos takasan siya ng kaluluwa sa kaba. Nagkatinginan silang dalawa at kapwa mabigat ang paghinga. Daplis lang to. Malayo sa bituka. Sagot ni Ares at agad na kinuha ang panyo sa likuran para takpan pansamantala ang mga sugat. Ako na! Inagaw ni Artemis ang panyo at marahang tinakpan ito. Napakagat siya ng labi habang tinitingnan ang lalim ng sugat. Huwag ka nang mag-alala, okay lang ako. Usal nito sa kanya at marahang inangat ang baba niya. Sa posisyong ganon ay nagkatinginan sila. Lalong lumundag sa isang dayuhang apeksyon ang puso niya. Talagang in love na talaga siya sa lalaki. Iba na ang dating nito sa kanya. Humalik siya ulit. Parang nagugustuhan mo na akong halikan na. Ngumuso naman siya. Malayo naman sa bituka. Pabalang nasagot niya dahil sa pamumula ng labi. Malayo nga sa bituka pero ikakamatay ko naman. Pag akong humahalik, hindi pwede. Pero kapag ikaw, kung kailan mo lang magustuhan, ang daya mo. Mabuti na lang at mabilis na dumating ang mga pulis at nahuli ang 3 lalaking lula ng sasakyan. Si Ares ay dinala sa malapit na hospital para gamutin ang sugat na natamo. Nauna lang akong umuwi ah. Ito na agad ang nangyari sa inyo. Mababaliw na talaga ako sa pag-aalala sa iyo, boss. Pero mabuti na lang at nahuli na ang mga taong yun. Naku, nakakagulat kung sino ang gustong magpapatay sa iyo. Wika ni Julius nang dumating sa hospital. Kailangan kasi na kasama ni Ares dahil kailangan na rin niyang umuwi sa kanila at baka hinahanap na siya ng ina. Umaga pa lang ng sumunod na araw ay nasa buong balita na ang nangyari at ang paghuli ng pulis sa tiyuhin ni Ares del Fuego. Umamin ang 3 lalaki kaya wala nang kawala ang tiyuhin ni Ares sa 4 na witness. Habang pinapanood iyon ay hindi niya maiwasang hindi makaramdam ng kalungkutan. Dahil tiyak na iyon na ang katapusan ng trabaho niya. Wala na siyang rason pa para maging bodyguard at assistant ni Ares. Subalit ngumiti rin naman siya kaagad
kalaunan dahil magsisimula rin naman ngayon ang bagong yugto para sa kanilang dalawa. Ngunit bago yon, kailangan muna niyang aminin ang lahat sa kanyang ina. Alam ko. Usal nito matapos niyang sabihin ang lahat-lahat. Umawang ang labi ni Artemis, ngunit mas nangimabaw ang kaba niya nang makitang umiiyak ang ina. Inay? Patawarin mo po ako kung hindi ko tinupad ang pangako ko sa inyo. Pasensya na po. Hindi mo naman kailangang magpaliwanag sa akin, anak, dahil alam ko. Tulad mo, ginawa rin niya ng ama mo noon. Kaya lubos kong naiintindihan na kinailangan mong ilihim sa akin dahil ayaw mo kong mag-alala. Pasensya na, anak, kung naging sobrang higpit ko sa iyo, lalo na sa gawaing pagtulong dahil natatakot akong baka kunin ka rin ang langit sa akin. Ikaw na lang ang nag-iisang kasama ko sa buhay, ang nag-iisang pamilya ko. Ayaw kitang kunin sa akin ng maaga. Usal ng kanyang ina. Tumulo na rin ang luha ni Artemis. Ngunit habang pinagmamasdan kita at nakikita kitang masaya sa ginagawa mo, unti-unti kong na-realize na riyan ka masaya tulad ng ama mo. Kaya hinahayaan na kita. Isang kahihiyan ang pagkakamali ko na pinagbawalan kita at pinigilan sa pagtulong sa kapwa mo. Sana noon pa lang ay naging proud na ako sa iyo. Patawarin mo ako, anak, kung huli ko na naisip ang mga bagay na ito. Hindi pa naman ako huli, di ba? Agad na umiling si Artemis. Hindi po, Nay. Malayong malayo pa ang huli para sa ating dalawa. Mahigpit niyang niyakap ang ina at tuluyang nawala ang mabigat na bagay na matagal nang nakadagan sa kanyang dibdib. Doon din nalaman ni Artemis na naging bodyguard din pala ng isang mayamang CEO ang itay niya, kaya proud na proud din siya. Tuluyang nakulong ang tiyuhin ni Ares at pinarusahan ang matagal na pagkakakulong. Naging tahimik na ang buhay ni Ares at malayo na sa banta, lalo silang nagkalapit sa isa't isa. Ano nga palang okasyon at pinapapunta mo ko ngayon sa kumpanya mo, sir? Tanong niya isang hapong habang nasa malaking opisina sila ni Ares. Nakasuit ito ngayon at gwapong-gwapo kong tingnan. Sabi ko, huwag mo na akong tawaging sir. Ares na lang. Pabiro pa nitong kinurot ang pisngi niya. May gusto akong ibigay sa iyo pero bago yon, may gusto muna akong klaruhin para sa ating dalawa. Ano yon? Tayo na, hindi ba? Girlfriend na kita? Ngumuso si Artemis. Ni hindi ka nga umamin sa akin o nanligaw tapos tayo na? Ako lang naman ang umamin tas hindi ka pa sumasagot. Manligaw ka muna sa akin. Umawang ang labi ni Ares at hindi matanggap ang sagot niya. But we kissed already. Yes, we did. Pero hindi ibig sabihin nun, tayo na. Kahit mukha akong lalaki dahil sa trabaho ko, dalaging Pilipina pa rin ako, no? Ligawan mo muna ako bago kita sagutin. Malungkot si Ares dahil naputol ang imagination nito na sila na nga, ngunit determinado rin namang manligaw kahit wala itong ideya sa courtship. Magtatanong na lang ito kay Julius, total naman, may naging jowa rin naman ang assistant niya. Maiba nga pala ako. Noong isang araw pa ako curious rito, ah, pero paano mo ako nahanap noon? Naalala ko ng araw na una kitang nakita. Siguradong sigurado ka sa offer sa akin kahit wala pa akong experience. Bakit mo ako napili, ha? Nakaupo na siya ngayon sa kandungan ni Ares. Habang pinagmamasdan nila ang tanawin ng buong Manila. Gusto niyang asarin ang sarili dahil kakasabi pa lang na nagpapaligaw, ngunit heto't nakakandong na naman siya kaagad. Minasahin ni Ares ang panga. Ang totoo niyan, nakita kitang nilabanan ng dalawang adik isang araw bago yun. Bilib na bilib ako sa'yo dahil walang laban ng dalawa sa mga sipa mo. Pag-amin ni Ares, bahagyang natawa habang inaalala ang araw na yun. Yung sa looban ng tondo? Agad din namang naalala ni Artemis ang araw na yon. Nadumihan pa nga ang damit niya dahil sa pagtatanggol sa babae. E ano namang ginagawa mo ron ang araw na yon? May hinahanap akong bahay ng araw na yon. Ngunit naligaw kami kaya ikaw ang nakita ko.
I did not regret being lost that day though, because I got to know you. Ngumisi si Artemis at kinikilig naman. Now, tungkol sa bagay na gusto kong ibigay sa'yo, dito tayo. Itinuro ni Aris ang safe na nakalagay sa bookshelves at may kung sinong tinawagan sa telepono. Naghintay lang si Artemis hanggang pumasok na ang empleyado upang ibigay ang susi. Nasa pupa ni Artemis ang labi nang makilala kung sino ang empleyadong iyon. Ikaw? Dito ka pala nagtatrabaho? Hindi makapanawalang saad niya sa babaeng iniligtas sa looban ng tundo dahil sa kumpanya pala ni Aris ito nagtatrabaho. Magandang araw po ma'am. It's nice meeting you again. Ngiti nito ngunit lumabas din naman kaagad. Kilala mo siya? Pagak na turo ni Artemis sa pintuan. Kilala ko siya. Siyang babaeng iniligtas ko ng araw na yun, nung makita mo ako. Napangiti si Aris. Binigyan siya nito ng isang envelope. Ano to? Buksan mo. Iminuwestra ng lalaki ang envelope sa kanya. Last will and testament ng papa mo? Takang tanong niya dahil wala siyang masyadong maintindihan sa sulat kamay, ngunit iyon ang kanyang nabasa sa titulo. Tumango naman si Aris. Last will and testament nga yan ni Papa, ngunit alam mo ba kung sino ang pangalang nabanggit ni Jan maliban sa pangalan ko? Sino? Pangalan ng Papa mo, Art. Natigil ang paghinga ni Artemis. Bago namatay ang ama ko, naging bodyguard niya ang Papa mo ng ilang taon. They were so close but because they parted ways unexpectedly, nawala ng connection ng Papa ko sa kanya. He promised to find your father at ibalik ang kabutihan nito sa kanya ngunit hindi nangyari dahil namatay agad siya. Kaya sa last will and testament ni Papa, nakalagay na 30% ng kayamanan niya ay mapupunta sa Papa mo o sa inyo. Doon lang napagtagpi-tagpi ni Artemis ang sinabi ng ina na naging bodyguard ng isang mayamang CEO ang Papa niya noon ngunit hindi niya inaasahan na Papa pala iyon ni Aris. Nasa po niya ang labi sa gulat at napaupo muli sa sofa. Pareho sila nang naging kapalaran ng ama. Kaya ako nagpunta ng araw na yon sa looban dahil hinahanap ko ang bahay niyo. Huli ko na nalaman na matagal na rin palang patay siya at ikaw ang nag-iisang anak niya. Pero Aris, hindi ko matatanggap ang pera ng papa mo. Napakalaking pera niya na. Hindi ko matatanggap yan. Okay na kami sa buhay namin ngayon ni Mama. Hindi naman kami nagugutom at hindi naman kami kinakapos. Yun lang ang hinihiling ko dati pa. Ayoko ng masyadong maraming pera dahil alam ko nasisirain lang nitong isipan ko. Naiintindihan ko. Hindi kita pipilitin kung yan ang gusto mo pero ilalagay ko na lang to sa bangko ng inay mo. Pero alam kong hindi nyo kailangan, Art. Masipag kang klaseng anak at kaya mong buhayin mag-isang ina mo. But let it go, please, because you're free to use it someday. May karapatan kayo ron. Bumuntong hininga si Artemis dahil napakalaking pera iyon. Iyon ang biyaya ng pagiging mabait at matulungin ng itay niya noon. Ngunit hindi pa rin niya matanggap dahil hindi siya ang nagpakahirap noon. Anak lang naman siya. Pwede ko bang makilala ang inay mo? Gusto ko na sanang formal na hilingin ang kamay mo sa kanya. Pamamaalam nito nang pauwi na siya. Ilang oras silang nag-argue sa opisina tungkol sa kung saan mapupunta ang pera. Bukas, pumunta ka sa amin. Ipapakilala na kita sa kanya. Nakaisip pa siya ng kalokohan dahil kung saan nakauwi na siya, doon naman niya tinext si Aris na sinasagot na niya ito. Kaya naman, kakasakay pa lang niya ay tumawag agad si Aris. Eddie, magpapakilala na ako bilang boyfriend mo bukas? Hindi manliligaw? Oo, para sa susunod. Asawa na kita pag ipinakilala na kita sa mga relatives namin. Hagikik niya. Sa telepono man sila nag-uusap pero abot-tenga naman ang pagngiti ng dalawa. Apay, ang gwapo mo namang lalaki, iho. Ikaw yung tubero, di ba? Anang ina niya nang bumisita si Aris ng sumunod na araw. Lumobo ang pisngi ni Artemis sa pagpipigil ng pagtawa.
Opo, ako po yung tubero, ma'am. Mabait na sagot ng lalaki. Humagikhig agad ang ginak. Naku, napakaseryoso mo naman. Binibiro lang kita. Alam kong CEO ka at malayong maging tubero. Nakaginhawa kahit papaano si Aris. Doon na natawa si Artemis. Yung kasama mo palang si Julius, nasa naman yun? Day off niya po, Nay. Ngayon po kasi sinadya akong dumalaw mag-isa dahil may ipapakiusap po sana ako. Ano naman yun? Kunwari takang tanong ng ina niya, ngunit sinilip nito si Art at nginisian. Hihilingin ko po sana ang kamay ni Artemis sa inyo. Hihilingin ko po sana ang basbas niyo para sa amin. Dahil kung papayag po kayo pakakasalan ko po kaagad si Artemis. Abay, oo naman! Pumapayag ako sa inyo nang walang pag-aalinlangan. Huwag mong isipin na dahil mayaman ka ha, na baka pera lang ang habol ko sa iyo. Hindi yun totoo. Noon pa man mahirap na kami, ngunit kontento kami at hindi gumagawa ng masama para lang yumaman. Ang sa akin lang, matanda na rin naman ang anak ko. Kung gusto na niyang magpakasal, suportado ko siya. Kung masaya siya sa iyo, napakasaya ko rin. Anang matanda, kaya kapwa na luha ang dalawa. Matagal na rin kami lang ang magkasamang dalawa, kaya gusto ko na rin makita ang apo at may makasama rin akong bata. Abay kahit kuba ako marunong pa naman akong magbuhat ng sanggol. Natawa sila sa tinura ng ginang. Huwag po kayong mag-alala. May pinsan po akong orthopedic na head surgeon sa Amerika. Kinukonsulta ko po ang inyong kalagayan sa kanya. At sinabi niya sa akin na may pag-asa pa pong gumaling kayo at mawala ang pagkakuba niyo. Yun ay kung willing kayong mag-undergo ng surgery. Sasagutin ko po ang lahat ng gastos, Nay. Napakabuti mong tao, Aris. Hulog ka talaga ng langit sa amin. Nang humingi ako ng tulong sa Diyos, ikaw ang ibinigay niya sa amin. Napuno ng galak ang puso ng Gina at ganun din si Artemis. Natuloy ang surgery ng ina niya at tuluyang gumaling sa tulong ng pinsan na si Aris. At sa unang beses na binuhat nito ang apo, tuwid nang nakatayo ang ginang. Aba, tingnan mo nga naman, ngumingiti na ang apo ko! Galak na tawag sa kanila ng ina. Tatlong taon din ang lumipas. Dalawang taon na itong magaling samantalang isang taon na nang ikasal si Aris at Artemis na biniyayaan ng isang malusog na lalaking anak. 5 buwan pa lamang ito ngayon at napakabilis ng panahon para sa kanila, ngunit walang pinagsisisihan ng dalawa. Ika nga ng paborito niyang pilosopo, a true love starts at marriage, not in courting. Dahil sa kasal, naroon na ang ups and downs. Doon mo na makikilala ng lubusan ng isang tao at doon na masusubok ang pagmamahal ninyo sa isa't isa kung totoo nga ba. Hindi magtatagal makakalakad na rin si Baby Apollo at makakapagsalita. Napakalusog ng bata. Anang ina niya. Nakaupo silang mag-asawa sa sun lounger at nilalasa pang quality time na magkasama. Kapwa sila pagod. Kagagaling lang kasi nila sa taekwondo match sa gym ng mansyon habang tulog pa ang anak nila kanina. Mabuti na lang at nandyan ang ina ni Art. You've improved a lot. Nagagawa mo na akong matamaan. Usal niya sa asawa habang nakasandal sa dibdib nito. Magaling ka kasing teacher. Napakaganda pa. Sagot naman ni Aris at ipinulupot ang kamay sa bewang niya. Dahil dyan, may masahe ka sa akin mamaya. Ngisi niya at aliw na pinagmasda ng inang nilalaro si Baby Apollo. Isang patak ng halik ang iginawad sa kanya ni Aris sa liig. Sumunod sa likuran ng tenga at huli ay sa ulo niya. Pinapangako kong gagalingan ko pa para sa susunod. Kaya na kitang sabayan at protektahan. Kahit na wala naman ang threat dahil nakakulong na ang mga taong humamak sa akin. Gagalingan ko pa rin lalo para kung dumating man ang araw na may hahawak ulit sa pamilyang to, mamamatay akong nagpoprotekta sa inyo. Nilingon ni Artemis ang asawa suot ang isang ngiti na puno ng adorasyon. Ano bang pangarap mo ngayong may pamilya na tayo? My goal is to protect you and our son, Art. Matamis na ngumiti si Artemis.
Kung may bagay man na pinagsisisihan ni Aris sa buhay niya, iyon ay dahil hindi niya nakilala ng mas maaga si Artemis. Dahil kung nakilala lang sana nito ang babae ay nag-iba agad ang pananaw niya sa buhay. Nabago rin sana nito ng maaga ang buhay ng asawa at biyanan. Ipinakita nilang dalawa na lahat ng tao ay pwedeng tumulong, ngunit hindi lahat totoo. Ika nga sa kasabihan sa Biblia, "Do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." Tumulong ka sa iba nang walang kapalit dahil Diyos na mismo ang magbibigay sa iyo ng anumang nanaisin mo. Maging totoong tao ka lang. At dito na nagtatapos ang kwento ni Aris at Artemis na sa kabila ng malalaking pagkakaiba ng kanilang estado sa buhay, ay walang ibang hangad kundi ang makatulong sa kapwa sa kanilang magkaibang paraan. Ang mahalaga, kahit magkaiba ay pareho pa rin itong makakabuti sa iba. Di na mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo. Ano ba to? Gusto ka laging nakikita ng mga dalawang mata ko. Baliw sa'yo, oh, oh. Kaya laging